the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess all my God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have failed to do. And bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin before us, your charity embraces not only your dear brothers and sisters, but also the very apostles of the fields. We hear you in the obvious friend and example of charity. These are the prayers of your dear brothers and sisters. The main duty of your virtues will make you contented in the state God has placed us and gave every strength and courage to our us. We may follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mother, and at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and fears, and your desire to discover God's goodness in all things, by your shining example in Christian detachment from worldly and material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine, praise in my people voice of return in God's grace. By your promise of strict poverty of means to attain holiness and intimate friendship with God, we implore you to seek my faithless for in God and Spirit. O Lord, you have given to the world the glorious Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask for the favor you may still obtain to the intercession of St. Martin. St. Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and for those who are suffering. We need your help and now ask for you to great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourages us now to us your intercession. We ask you for the Son to befriend us and assist us from your face in heaven. When you will hear your prayer, we spend your life loving God in your neighbor. Now that we live in the presence of God, intercede for us and make the divine decision to leave us out of soul and body. Amen. O God, by whom we are redeemed and receive adoption, look graciously upon your beloved sons and daughters, that those who believe in Christ may receive true freedom and an everlasting inheritance of the Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to the Corinthians. Because you are God's chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with heartfelt mercy, with kindness, humility, meekness, and patience. Bear with one another, forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord has forgiven you.
Dedicate yourselves to thankfulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. In wisdom made perfect, instruct and admonish one another. Sing gratefully to God from your hearts in psalms, hymns, and inspired songs. Whatever you do, whether in speech or in action, do it in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through Him. The word of the Lord. Thanks be to God. Lend without expecting repayment
Be compassionate as your Father is compassionate. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Pardon and you shall be pardoned. Give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Will they fall into the fold of your garment? For the measure you measure with will be measured back to you. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Bahagi po na tatak ng ating pananampalataya bilang mga katulad ng Kristiyano ay turo ng pag-ibig. Mula po sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas ay pinamahayag, bear with one another. Over all these weak virtues, put on love, which bind the rest together and makes them perfect. Until doon sa pinakasundulan na ibinayag natin sa Ebanghelyo na love your enemies. Mas tutusin po na bibigyan natin ng pansin yung ipinahayag na Ebanghelyo, yung muling bahagi. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksik, liklik at umaapaw. Pero huwag natin kalimutan na hindi lang po yung material na bagay ang sinasabi dito. Na ibigay mo yung mula po sa verses 27 ay nagpapahayag. Na ito yung bagay na po sana ay ipagkakaloob natin. Kaya nga naman ay medyo may kabigatan yung hamon na ibinibigay na natin ng Panginoon sa Kristo. Na kundi nga po natin ay ipinamamanik niya ngayon sa araw na ito. Kasi nasabi dito, kapag sinampal ka, iharap mo pa yung kabila. Ano yung natural reaction natin pag sinampal tayo? Babanatan din natin, baka hindi lang sampal. So, kaya po tutusin ko ay medyo napakabila ng ano na yung pinapahagi sa atin ng mga kapag. Ano ba ang sinabi nito? Okay naman, thanks, what is yours? Do not demand it back. Okay, kapag kinuha yung bago mo, ay kasabihin mo na lang kayo, ay pagbalagin ka ng Diyos. Do not demand it back. Kapag nagpapayamutan sa iyo, ay pautangin mo. Kahit na hindi nagbabayad. Kaya po, very radical yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Na sabi na natin ay talagang sasagaling ka. Sasagaling ka. Hanggang sa pagkaunawa na maaaring mawalan ka. Pero yun po yung
na yung pag-ibig na ito ay hanggang may naibibigay ka, ay magbibigay ka. E siguro sabihin natin, paano naman ako? Paano naman ako? Pero, sabi mo natin, sa mga tunay talagang umiibig, ay hindi ka mag-iisip na ikaw ay ang kusuri. Kahit na kumisan ikaw ay ang kusuna. Sa mga ipagdasal. Ito po yung pinaka-extreme. Ito po yung pinaka-dulo ng pagyaya na ipinibigay ng poong kapal. Sa lahat ng aspeto, ito yung hamon na ipinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kunin, bahagi ko na kung sa ating itulog natin at patiligilayan natin hanggang sa ating pwede ibigay. Well, alam nyo, bahagi ng pagkirusan na kita po San Martin de Porres. Nakita niyo po yung paglilingkod niya. Kahit na ako siguro nakita naman natin ang stamp sa siya ay isang mulato. Hindi siya, kung tawagin po natin ay dahil siya ay anak ng isang Kastila, ng isang Indo. Siya ay, kung tawagin nila ay nung panahon ni Jesus ay hindi ka pwedeng maging isang religious brother, not even a religious brother. Putusin na po siya ay meron lang special feature nung panahon na yun kung bakit siya tinanggap. Pero ano yung nakita mo natin? Na hindi, siya nagbibig ko. Ibinibigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon sa pamagitan ng isang apomarman na ipinahayag ng Dominican Order. Pero sabi nga ko natin, yung pagiging Dominican Brother niya was not even given at the later days nung siya'y matanda. Kasi wala talaga ng panahon na yun, ng sistema na tinatanggap nila yung brotherhood na isang mulato kahit na po yung sisterhood. Kaya nga po si Santa Rosa de Lima ay bilong lamang sa tinatanggap natin na yung third order. Kasi bakit? Sila yung mga mulato. Pero yung ipinakita nila yung tunay na paglilingkod. Ano? Walang hinihintay na kapalit. Yung pag-ibig na walang hinihintay ng kapalit. At maaaring kung ating mong sasagalin pa, na maaaring yung kapalit na ito ay maaaring hindi pag-ibig. Kasi sabi nga yung maaaring mo ngayon kaaway. Pero isa kong panalangin na kung saan ay makita po natin sa sitwasyon na kinakipinangan ng bawat isa ay hanggang saan ako kaya tayo yung ating uri ng pag-ibig. Nandun pa lang kaya tayo doon sa pag-ibig natin doon sa mga taong
umiibig sa atin o nilalampasan natin yun. Kasi yun yung pagnaya na ipinibigay ng buong may kapal. At yun yung pag-ibig ng mga Diyos. Yun yung bahagi yung nakusan yung makikita ko natin na ipinigay ng ng halimbawa ng ating Panginoon sa Kristo. Yung pag-ibig na ipinakita ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Now, kahit na sa linda ng pagkakamali ng tao ay nariyan pa rin. Nariyan pa rin ang Diyos na handang magpatawad. Kaya po, makita po natin, sabi ko nga yun yung kagandaan ng sakramento ng pagbisala na itinilaga ng simbahan. Kahit ilang beses ka, ay patatawarin ka pa rin ng Diyos. Pero hindi lamang inais ng Diyos na ito'y matanggap namin sa loob lamang ng sakramento. Ngunit nais ng Diyos lalo na tayo'y sumalamin sa ganyang puri ng pag-ibig. Kaya idalangin natin sa rapat-rapat ng kapag. Idulog natin, Panginoon, bigyan mo ko ng ito po yung pag-ibig. Pero bago tayo bigyan ng Panginoon ng ito po yung pag-ibig, ay siguro po, ay maramdaman mo na natin. Ipakilumantawa ay maramdaman natin at yan po ay maramdaman natin higit sa lahat. Na sa dulo mismo ng ating Diyos o mismo maaari sa dulo ng mga tao sa paligid natin. Sabagat, ano po yung pamantayan ng ating pananampalataya? Kaya itong mga tao ito, hindi marunong magmahal. Bakit? Hindi nila naranasan na magmahal. Eh tayo, bakit tayo sinasabihan ng Jesus na mahalin natin ng mga tao ito na hindi nagmamahal sa atin? Kasi we have received that kind of love through our Lord Jesus Christ. Tinanggap natin ang ganitong uri ng pagmahal sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin maibigay ang ganyang uri ng pagmahal kung hindi pa natin natatanggap kay Jesus. Kaya, tingnan po natin saan ko naranasan ang pagmamahal ng Diyos na katulad ng pagmamahal na ipinahiwatig mo sa atin sa ibang mundo. Kapag hindi mo natin nakita yung sa ating karanasan, hindi rin mo tayo makapagbibigay ng ganitong uri ng pag-ibig sa iba. Kaya hanapin natin kung kailan ako inibig ng Diyos sa gitna ng aking kahinaan, sa gitna ng aking kalokohan, sa gitna ng aking kawalabiyahan. At doon natin makikita yung tunay na pagmamahal na ipinagkaloob ng buong may kapal. Dilog natin lahat ito sa pamagitan ng litania kasama ni San Martin de Porres. Christ have mercy on us.
Thank you.
Let us pray. Father in heaven, to this holy anointing, grant us comfort in our suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. With the dead, afford us hope. And when alone, assure us of the support of all the holy people. We ask this through Christ our